Kumpirmado Senator Lito Lapid at suspended Mayor Alice Co magkasabot sa pagnanakaw sa Kabanang Bayan. Pagiging pinuno ni Senator Lito Lapid sa Pogos sa Porac, Pampanga, pinatotohanan ng isang batikang abogado. Ngunit bago ang lahat, please do subscribe to my YouTube channel for more updates. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang kabulastugang ginagawa ni Senator Lito Lapid at suspended Mayor Alice Go. Ito ang nakakakilabot na revelasyon ng isang abogado matapos niyang kumpirmahin na ang dalawang pinaka-controversial na tao ngayon sa bansa na si Lito Lapid at Alice Go ay siyang magkasama sa pambubudol at paggawa ng kababalaghan dito sa bansa, partikular na sa Porac, Pampanga. Napag-alaman din na kahit hindi aktibo si Senator Lito Lapid sa Senado dahil napagbibigyan lamang ito dahil sa pagiging artista nito. Ngunit ang pinaka-nakakagulantang ay kahit paminsan-minsan ang galaw nito ay nakakanakaw pa rin ito sa Kabanang Bayan. Sa kasalukuyan, tuloy pa rin ang pangtanggi ng dalawa sa paratang na ibinabato sa kanila, ngunit naninindigan ng nakararami na kahit nilinis na ni Kachalian, ang namumulaklak na pangalan nito ay patuloy pa rin ang pagkahalungkat ng nakararami para ipasapog ang katotohanan. Eh, kung hindi mo nakita, edikit ko sa microphone ang sinabi mo. O, sige, magsalita ka muna. Sige. Okay na? Ha? Okay. Okay, palamasin mo. Oh, salita ka. Narinig ka. Okay, maraming salamat. Ito kasing, ano, dito sa amin sa Northern Isama, para bilang chairman ng Bunyo, marami akong narinig ng panika. Lang-lang na galing sa Second District. Alam mo, may nag-chat sa akin na may pumasok daw isang barko doon sa ilog ng La Perla. Iyan ang ibig sabihin nun, di ba? Ako magtataka ako kasi palagi rin ako nasa Second District. Magtataka ako kung bakit ang sabi ng iba is doon nga sa Pacific Town mayroon parang barko. Sabi ko nga, bakit anong ginagawa? Nasaan ang mga taong dapat mag-asikaso dyan? Dapat magbandar dyan? Yung ginagawa na Coast Guard, yung ating mga polis, o kaya pinitan. Bakit pinabayaan ito? Lalo na sa ating gobernador dito sa Northern Samar at congressman sa Second District na Ongdin ang apelido. Meron mga kaming congressman dito sa First District na kasama din nila sa super majority. Ang sa akin lang, dapat hindi malamba ang mga tao na katira dito sa province of Northern Summer. Kasi pinapasok na tayo ng mga insik. Yung sabi pa ni Dr. Silapi, kasi noong mga panahon pa noon, sa panahon pa ni Duterte, isa itong mga taong ito ang pinangalanan ni Digong Duterte. Pati na yung nauna pang mga tao na mas matanda sa gobernador ngayon. Alam mo, pag walang tibo ang isang tao, ibig sabihin, pinapabayaan lang niya ang mga insignian na tumasok sa teritoryo ng First District, lalo na doon sa Pacific Town. Bakit mga mayor hindi nagsasalita? Doon, sila lang ang nagsasabi. Walang concern, walang pakialam lang sa doon ni Samat. Kaya doon ako nagtataka. Okay, maraming salamat. Yan muna. Oh, sige. Maraming salamat. Buti pinakuan mo yan.
i-bring up mo sa public at re-reviewin sa ano, magawan mo na follow-up para malaman natin kung ano ba talaga ang istorya sa likod ng mga siniwalat mo. At kailangan natin makatulong kasi ito yung mga bunyog ay tinayo para tumulong sa bayan. So kailangan gagawa tayo ng paraan at para makatulong dyan, parte dyan sa Northern Samar. Actually, hindi lang sa inyo may problema, pero marami din sa ibang bansa. Pero, siyempre, kumudyan ka, asikasuhin mo na natin kung anong mayroong magagawa natin dyan sa Northern Samar. Malay mo, baka mayroon din dyan mas mahigit pa, mas malala pa kaysa Pugo dito sa Purac. So ngayon, ang maraming salamat, no? At follow-up natin yan. Maghanap ka ng magandang follow-up at mag-interviewin kita. Gusto ko isasakay kita, gusto ko makita ang mukha mo dito sa aking live stream para naman makilala ka ng aking mga subscribers. At hindi ka na makita kasi hindi mo kinlik yung binigay ko invitation. Sana kinlik mo. Anyway, kapag-aralan mo sa sunod pag-aralan mo. So, sige, Nibali, mag-practice tayo sa sunod. Magbabago ako mag-live, practice tayo, ha? Okay. So, ngayon, nais ko lang, magbabati na ako, mag-out ako, no? Magbabati lang ako, Mr. Francisco Ocampo, mga labdan, nasa looban ng 10 hektarya lupain. Ito, sasagutin ko lang muna tanong niya. Ang 10 hektarya po ng Pugo ay napapaloob po sa bakanting, dapat bakante na bahagi ng 106 hectares. Sa desisyon na 2003, November 2019, na utos ng DAR, pinakahuli noong 2019, ay inutos na ang lahat ng mga natirang mga lupa na hindi napatayuan, na hindi napagawa ng golf course. At ang golf course pala, by the way, ng Grand Palacio, yung Grand Palacio na subdivision ay katabi ng Pugo. At sa kabila ng Grand Palacio, mayroong tinatawag na golf course. At doon lagi nag-golf si Mr. Lito Lapid. Siyempre, kaibigan niya yung may-ari na si Mr. Roberto Cruz. At mayroon ding isa doon, nakikita sa katabi ng golf course, mayroon makita ka doon na park hotel. At saka may kinayo na extension ng park hotel. Malaki ang kwento sa likod ng park hotel. Ikikwento ko sa inyo sa susunod na paglalive natin. Napakano, may patayan, may murder na nangyari dito dahil lamang sa pera. So anyway, ang klaro po dito, malaking tulong ang binigay o proteksyon na binigay ni Lito Lapid sa may-ari ng mga lupa na kung saan nakatayo ang Pugo ay para kapalit na magbibigyan naman siya ng lupa. Kaya that's why may lupa din si Mr. Lito Lapid diyan sa Pugo Land na tinatawag. So ngayon, ang mga bakanting lote na natitira na hindi napatayuan ng golf course, hindi napatayuan ng hotel, hindi napatayuan ng building, hindi napatayuan ng bahay, ay dinisisyonan ng Department of Agrarian Reform na ibabalik na sa magsasaka. Pero ang problema hanggang ngayon ay hindi pa pinapatupad yung desisyon na yan. Sa kabila ng lahat ay pinatayuan pa yung 10 hektarya sa natitira ng Pugo. So para may ipatayo ang Pugo na yan, ang nangyari, pinagpipilitan ni Roberto Cruz na kaibigan Mr. Lito Lapid para pinatayo yung Pugo at para magpatuloy at walang sagabal, biro mo, siyempre, kailangan nilang protection. At ang protection ng chairman ng Games and Awards, Games and Amusement Board sa Senate, ay